lang natin pagdating sa budgeting, ang pinaka ano natin dito yung master budget. And under the master budget, now we have operation budget and financial budget. Ang operation budget, ito ang mga makikita natin sa income statement, no? Yung mga budgeted sales, budgeted expenses, budgeted cost of goods sold, budgeted purchases, budgeted production, etc. No? Basta lahat ng makikita mo sa income statement. Lahat naman kasi yan, no? Pwede natin gawan ng tag-iisang budget from sales to expenses. Sa financial budget, more on, syempre, puro ano na yan, no? Sa statement of financial position. Okay, budgeted cash budget, budgeted collections, budgeted disbursements, nandiyan na lahat yan. Okay? And actually, the under pa rin ang financial budget yung capital budget, pero meron tayong separate discussion for capital budgeting. Okay, basta dito, ngayon, illustrate na natin, no, kung ano-ano yung mga usual problem, no, about budgeting. Okay, puro ano lang yan, operation and financial budget. So sa first problem, mag-illustrate tayo dito ng production budget na actually, no, sabi ko nga sa inyo, yung mga ma-encountering yung mga problem about budgeting ay ito pa rin yung financial statements natin. Okay? Pag alam mo yung mga detalye ng financial statement, yung mga breakdown yan, yung mga competition, okay, yun pa rin yan. Wala tayong ano, medyo naglalagay lang tayo ng mga assumption, ng mga projection, yung mga ganun, no? May mga percentage lang, iniikot-ikot lang, no? Parang sa madaling salita, paikot-ikot lang yung gagawin natin mga competition dyan. Okay? So problem one is an illustration of production budget. So sabihin natin, a big company budget sales at 100,000 pesos and expects a profit before tax of 10% of the sales. Normal class no na makaka-encounter kayo ng mga percentage na ganyan na pagdating sa budgeting. Okay? Expenses are estimated as follows. Selling, 15% of sales. Administrative, 10% of sales. Labor is expected to be 40% of the total manufacturing cost. Factory overhead is to be applied at 75% of direct labor cost. Inventories are to be as follows. So given yung mga beginning and ending inventories for materials, work in process, and finished goods. Actually, kaysa cost accounting pa lang, no, makukuha na natin, no? Kung ano yung mga sagot dyan. Okay. Sa in-upload natin, wala pa tayong mga sagot, pero ito yung mga final answer. No? So, paano nakuha yan? Siyempre, gamitin pa rin natin kung ano yung natutunan natin sa financial accounting and cost accounting. No? Maglalatag ka lang dito ng income statement. No? Okay. Yung pro forma income statement natin for manufacturing companies. So, mga question kasi dito, no, ito yung mga cost of goods sold, total manufacturing cost, factory overhead, materials purchases. So, para madali na lang, okay, maglagay na tayo ng income statement natin dito for big company. Di ba, magsisimula tayo sa sales, tapos meron tayong COGS. Okay, tapos sales less cost of goods sold equals gross profit. Gross profit less operating expenses. Si operating expenses, meron tayo dyan kasi ito, no, yung problem, break down kung ano yung operating expenses natin. Meron tayo dito yung breakdown na selling and administrative. Okay? Selling and administrative. Kaya lang, puro percentage lang muna. Yan ang gagamitin natin, no, para lagyan natin ng mga amount yan para kompletuhin. Na actually, meron ng mga given, no? Kulang-kulang nga lang. Tapos, meron tayo dito yung profit, no? Profit or loss. So based dyan, ano-ano pa ba mga given? Dahil ang mga requirement ay, ayan, no? Puro tungkol sa cost of goods sold, kailangan natin maglagay ng parang pinaka-cost of goods sold statement natin dito, no? Ano ang breakdown, no, ng cost of goods sold na yan? Paano natin makukuha yan? Okay, sa ngayon, siguro kung ano mga given dito, no, ilagay mo na natin, for example, meron tayong given na sales na 100,000. So, meron ka ng 100,000 pesos na sales. Tapos, sabi, expects a profit before tax of 10% of the sales. So, lagyan natin dito ng percentage na 10%. 10%, no? 10% of sales equals 10,000 pesos. Ayan. So, 10% of 100,000 equals 10,000.
At ngayon, inugtong na rin natin dito is sinaselling and administrative. No? Dahil given naman yan, expenses are estimated as follows. 15% of sales for selling and 10% of sales for administrative. Kung sa selling, ay meron tayong 15%. Magkano ang 15% na yan? 15% of 100,000 equals 15,000 pesos. And for administrative expenses, 10%, okay, 10,000. So, in total, operating expenses natin dito ay 25,000 pesos. Ngayon, kapag meron ka ng ganyan, no, di ba, syempre, alam naman natin, no, na eto na yung format ng income statement natin. Sabi nga natin dyan, pag mga budgeting, kadalasan talaga, iikutin lang tayo yan, no? Parang lamang talaga, no, kapag kabisado natin, mag-prepare na mga yan, na alam ko naman na alam na natin yan, okay? So, tuloy na natin. 10,000 na profit, add back lang natin yung 25,000, makakuha tayo ng gross profit na 35,000 pesos. Ayun, meron tayong gross profit na 35,000. At kung meron ka ng gross profit na 35,000, di ba, ang gagawin lang natin ay umakit lang ulit tayo dyan, no? Para makuha natin yung cost of goods sold. Okay? Ayan. Pagsalubugin lang natin yung sales and gross profit. At magkakaroon tayo ng cost of goods sold na 65,000 pesos. Ayan. Meron ka ng given, no? Nakuha na natin yan, yung cost of goods sold na 65,000 pesos. So, ngayon may sagot ka na dito sa so number 1, na 65. Eh, yung mga next na requirement, di ba? Total manufacturing, cost, factory, overhead, and material purchases, nasa loob yan ng cost of goods sold. Kaya lagyan natin to. Yan. Ano ba yung laman nitong cost of goods sold na yan? Diba? Pag gumawa ka ng cost of goods sold statement for manufacturing companies, no, isa-isa natin yan. Okay. So, magsisimula ka talaga dyan sa raw materials. Beginning, i-add natin yung raw materials purchases less raw materials at the end equals raw materials used. Add direct labor at factory overhead equals total manufacturing costs. Okay. So, ito kabisado na natin yan, no? Yung pagkuha na itong cost of goods sold, kaya dire-diretso lang tayo. Ang total manufacturing cost, no? Add lang natin yung work in process beginning. I-less natin yung work in process at the end. Kahit di natin kunin yung, for example, yung raw materials available for use, pampahaba lang yan, no? Okay. Except kung talagang gagawa ka ng talagang formal, no, na budgeted cost of goods sold, talagang ilalagay mo yan. Pero dito, dahil kinocompute lang naman natin yan, okay na kahit wala yan. Okay? Unless sinabi ng problem na talagang compute, no, for the raw materials available for use, total workplace in process, eh dito hindi naman kailangan, kaya okay nang dire-diretso na lang ganyan. So total manufacturing cost at work in process beginning less work in process at the end equals cost of goods manufactured. COGM, di ba? Cost of goods manufactured. I-add natin si finished goods at the beginning, di ba makakuha nga natin doon yung goods available for sale. Okay? Pero hindi na kailangan, i-less na lang kagad natin si finished goods at the end para makompute natin tong 65,000 na cost of goods sold. Actually, given ni 65,000 na yan. Kaya ang mangyayari, pabalik tayo ngayon. Okay? Bukod kasi sa mga amount na yan, may binigay ng mga beginning sa ending inventories ng tatlo. No? Simulan natin sa raw materials. Meron ka ng 35,000 na raw materials beginning. At ang ending niya ay 30,000. Work in process beginning, meron na tayo dyan 8,000. Okay? Work in process at the end, 13,000. Finished goods beginning, 15,000. Finished goods at the end, 20,000 pesos. Ayan, ano? Actually, madali na yan, no? Idagdag na lang natin yung sinabi pa dito na labor is expected to be 40% of the total manufacturing cost. So, i-note lang natin dito, 40% of total manufacturing cost. Ayan, tapos na yan, no? Kasi akitin na lang natin yan. Magsisimula tayo dito sa 65,000 na kinumpit natin
na COGS. Okay? Pupunta tayo dito. Tapos, aakyat lang tayo dyan. Okay? So, for example, meron ka ng 65,000 pesos no, na COGS. I-add back lang natin yung 20,000 na ending finished goods less 5,000 na beginning finished goods equals 80,000 na kailangan nga, 65,000 na cost of goods sold add 20 okay less 15 equals 70,000. 70,000 na COGM. Okay? So, meron ka na COGM na 70,000. Ngayon, para makuha naman ang total manufacturing cost, meron ka na 70 na COGM, add back lang natin yung ending, less lang natin yung beginning. Ayan, meron ka na total manufacturing cost na 75,000. Na nakuha na natin, no, yung sagot natin sa number ko na 75,000. Okay? So, ayan. Ito yung total manufacturing cost sa number 2. Ito yung cost of goods sold sa number 1. So, kung meron ka ng total manufacturing cost na 75,000, pwede na natin lagyan yung direct labor. No? Kasi nga, sabi, 40% of total manufacturing cost. At ang 40% niyan ay 30,000, di ba? Yan, 30,000. Okay, so yan, meron tayong 30,000 pesos na direct labor. Tapos, inote pa rin natin to. Ayan, si factory overhead. Factory overhead is to be applied at 75% of direct labor cost. So, note lang natin dito para kompleto na. 75% of direct labor cost. So, kung meron kang 30,000 pesos na direct labor, pag minultiply mo ng 75% yan, di ba makakuha natin yung 22,500. Ayan, no? 22,500 ang factory overhead. At konting akit pa, no? Para makakompleto na yan, ayan, may sagot na tayong 22,500 dyan sa number 3. Okay, so isa pa ulit akit para makuha natin yung raw materials used. Balik tayo sa 75,000. I-less natin yung 22.5 na factory overhead. I-less natin yung direct labor na 30. Meron tayong 22,500 na raw materials used. Okay. And from raw materials used, akit ulit tayo, i-add back lang natin yung 30,000 na raw materials at the end. I-less natin yung beginning raw materials. Para makuha natin yung raw materials purchases na 37,500. Okay? So, ayan, cost, no? Actually, kung ito, diba? Dahil nadaanan natin cost accounting, alam na natin, no? Kung paano isob yung mga ganyan. May mga ganyan na nga, actually, may mga ganyan na nga tayong problem dun sa cost accounting. Diba? Sanay na tayo sa mga ganyan. Kaya, actually, hindi yan magiging problema pag naka-encounter kayo ng mga ganyang question about budgeting. Okay? So, ayun, no? Dinadaan na lang sa mga percentage. Pero kung alam natin ilagay, no? Kung yung mga percentage na kung saan natin lalagay yan, wala tayong magiging problema pag mga ganyan yung style ng mga problem. Okay? So, okay na tayo dyan class, ha? Sa production budget. Okay? So, ayan. Kasi, di ba, pag sinabing production budget, involved talaga dito, no? Ito, dyan po papasok yung production budget. Yung mga ginagamit mong raw materials sa production, kailangan mong budgeting yan, magkano yung direct labor na dapat na maging input natin para sa budgeted units na ipoproduce natin, sa factory overhead, magkano yung dapat mong i-apply dyan, di ba? Okay, napaka-importante sa budgeting yan. Parang sa production budget kasi, inaalam mo muna, di ba? Pinanggagalingan naman talaga yan na mga production budget yung sales natin. Tatargetin mo yung sales, ilan ang dapat na ibenta natin. Kunwari, mag-ibenta ko ng 100,000 units. So, 100,000 units na yan, dahil meron tayong mga pinaproject ng mga inventory, beginning, ending, syempre, talagang hindi magiging equal sa 100,000 na yan. Pwede sabihin na natin, out of 100,000, dahil meron tayong beginning na mas mataas sa ending, 90,000 lang ang kailangan natin i-produce ngayon. No? Na number of units. Sa 90,000 na yan,
magkano ang kailangan nating gastusin sa factory overhead, sa direct labor, at magkano ang kailangan nating i-issue na raw material sa production. At pag alam mo na kung ilan ang kailangan mong i-issue na raw material sa production, ang magiging tanong, ilan naman ang kailangan nating bilhin ng raw materials? Parang ganun, no? Ganyan umiikot, no? Diyan umiikot yung production budget. Okay, kaya dinadaanan yan, no? Parang pinapaliwanag na nga dyan, no? Yung flow natin, no? Sa production budget. Okay? So siguro, dahil ito ay familiar na tayo sa mga ganyang klase ng problem, siguro pwede natin iwanan yan. Baka makakita pa tayo ng mga ganyang klase ng problem, no? Sa mga exercises natin mamaya, no? Sa baba. Okay, so wala naman tayo siguro ano dito na problema pag mga ganyang klaseng problema nakita natin sa budgeting. Ngayon, eto naman ay cash budget actually na pagdating sa cash receipts yan, sa collections. Eto, lagi ang nakaka-encounter ng mga ganitong problem na pagdating sa budgeting. Yung cash budget, no, sa cash receipts. No? Okay, mamaya cash payment naman, no, cash disbursement. Eto, cash receipts yan. Okay. No, kadalasan nagbibigay yung mga problem talaga diyan yung nagiging pattern ng collection. Okay? Pag sinabing pattern ng collection, tayo kasi sa sales natin meron tayong tinatawag na cash sales and credit sales, di ba? Yung cash sales wala naman tayong problema diyan. Kung ano in-estimate natin, for example, meron tayong in-estimate na 30% of the total sales ay cash sales, wala tayong problema doon. Ang iniisip lang natin, yung 70% na credit sales, kailan yan makukolekta? Napaka-importante kasi yan, no, sa cash budget. Okay? Para malaman natin kung kailan papasok yung pera. Okay? Siyempre, kailangan natin yan, no, yung mga collections natin, para ipambayad naman, no, sa mga disbursement natin. Kaya importante rin yan, no, na malaman natin kung ano yung mga pattern, no, ng mga collection. Okay? So, ayan, kasi itatanong sa atin ng management, eh, magkano kaya yung magiging collections natin for the month of January, for the month of March, for the month of May? You know, parang mga ganun. Okay, kaya kailangan, alam din natin yan. Okay? So, ito yung magiging illustration natin, no, ng cash receipts, no, or yung, yan nga, collections natin. No? Okay, so, solve natin tong problem ni Walt Company. Past collections experience by Walt Company proved that 60% of the net sales billed in a month are collected during the month of sales. No? Napaka-importante class na naintindi natin mga ito, ah, yung mga kunari, ayan, 60% of the net sales billed in a month are collected during the month of sales. Okay, minsan ang problem, magsisimula lang ang collection 1 month, no, after the month of sale. May mga ganun, eh, no? Kaya yan, kailangan i-note natin yan. 60% makakolekta kagad ngayong buwan and 30% are collected in the following month. So after 1 month pa, dun makakolekta yan. Tapos yung remaining na 10% ay makakolekta pa, no? In the second following month. Minsan, mga problem, nagbibigay pa nga dyan. Huwag yung ano, ah, mamaya kasi isipin natin kulang ang percentage. Mamaya kasi makita natin pag tinotal natin ang percentage ay parang naging 98% lang or 95%, okay lang yun. Kasi ang remaining na percentage ay para sa bad debts, no? Sa mga doubtful accounts. Walang problema dun, na kasama kasi sa mga pagbabudget yun, yung mga bad debts. Kung makikita natin na kulang ang percentage, no, less than 100%, huwag yung itindi masyado yun, no? Ano na yan? Given na yan. Okay? Ang assumption natin doon ay bad debts. Dito, dahil wala namang sinabi, dahil kompleto naman yung 100%, wala tayong pinapalabas na bad debts dito. Okay? So, sabi lang 60% ay mga kolekta ngayong buwan, 30% next month, yung remaining 10% after 2 months pa, parang ganun lang. A record on monthly net sales of previous months is as follows. Okay, so bantayan din natin na nakalagay ay based on net sales. Yan, wala naman tayong problema kasi mga given natin dito ay net sales. Minsan kasi, no, based on credit sales yan, kaya dapat i-multiply nyo pa yung total sales sa percentage ng credit sales. Yung mga ganun, no, meron akong sample problem sa ganun, no, mamaya. Doon sa exercises natin. Okay, so dito, given, no, yung mga monthly net sales natin from November 2014 to June
2015. Okay. Ngayon, ang tanong natin, eto na, no? Kasi si management magtatanong talaga yan dito, no? Pagdating sa mga collection. Kailangan niya rin kasi ng pera, no? Kaya, ayan, magkano daw magiging collections natin ng January, February, and May 2015. Okay? So, pag nag-budget ka naman, pag gumawa ka ng budgeted statement of financial position, projected balance sheet, eh, alamin nyo rin, no? Magkano yung magiging projected receivable natin. Diba? Ayan sa number 2. So, ngayon, sa number 1 muna tayo sa cash collections. Ngayon, kung papansinin natin to class, no? Kung, siguro, no? Kasi pag nasanay tayo, mabilis na natin talaga masosolve yan, no? Sanayan talaga yung mga ganito. Okay. Ang gagawin lang natin dyan, di ba, kunwari, maglagay na lang tayo ng table dito. So, ayan, no? Marami madadamay dyan. Okay? Pwede maglagay tayo dito ng yung mga sales natin. Okay, eto na. For example, eto yung mga sales natin. From November no, to June. Okay, November, December. Eto, hindi naman kailangan sa ano to, ah, pag nagko-compete na kayo, no, kunwari mag-exam na kayo, hindi naman kailangan table. Pero sa ngayon, for discussion purposes, para makuha natin, no, ma-imagine natin kung paano ba talaga si Dutol yung mga ganyan. No? November, December, January, February, March, April, May, hanggang sa June, no? Ayan. So, sa mga sales natin, di ba, meron tayong 450,000, 460,000, 480,000, 420,000, 500,000, 550, 600, and 700,000 pesos. Ito yung mga sales natin. Okay, tapos, ang sabi, ang tinatanong muna natin dyan ay yung collections, no? So, mag-note tayo dito ng collections. Ang collections ay, syempre, ano bang pinag-usapan? 60% makakolekta kaagad, no? Ng, sa month of sales. Kaya, ang collection ay magsisimula ng November. Okay, ganun pa rin. December, January, February, March, April, May, hanggang June, no? Ayan. Ito yung mga collections natin. Okay, so ganito mangyari, no? For example, ang itatanong sa atin dito ay cash collections on accounts receivable during January 2015. Nandito yun. Okay, magkano yung magiging collection natin dyan? Kung i-analyze kasi natin yung class, kunwari, ang November, yung 450,000 pesos na naging net sales natin ng November, paano ba natin makokolekta yan? Makokolekta natin yan dito. Okay? Sa November, 60%. Parang ganun eh. Kasi diba sinabi ko na 60% of the net sales building naman are collected during the month of sales. So 60% ay makokolekta rin sa November. Tapos, 30% ay makokolekta ng December at yung remaining 10% ay January. Diba? Ganyan na magiging pattern yan. At syempre, tuloy-tuloy na yan. No? Parang dito, ganyan din mangyari sa December, magsisimula ka lang sa December. Hindi ka pwede magkaroon ng collection ng November kung nagbenta ka ng December. Diba? Magsisimula ka lang sa month of sales. Sa January, magsisimula ka sa January. Sa February, magsisimula ka sa February. Sa March, ang collection ay magsisimula sa March. Ganun na rin sa April hanggang sa May, di ba? Na 60%. And eto na nga, no? Sa June. Ayan. Ngayon, anong magiging tulong yan, no, sa mga solution natin? Actually, nandyan na yan. Okay. For example, kukumpitin natin ang collections natin ng January 2015. Sa collections, ganito ang gagawin natin. Ano ang mga makukolekta natin during January? Eto yun. Okay? So, ibig sabihin, yung collections natin during January 2015,
10% ay manggagaling sa sales nung November. Okay? Parang ganyan na magiging solution nyo. Tapos, 30% ay manggagaling sa sales ng December. 460,000 times 30%. At yung remaining, yung 60% ay manggagaling sa sales ng December. Okay? So, yun. Simula November, no? Hanggang January mag, na sales, no? Ng panggagalingan collection natin ng January. 10% nang galing pa sa November yan. Damay pa yan kasi hanggang January mag-extend yung receivable dyan. Sa December, yung 30%. Sa January, makukollect tayo 60% ng January din. Okay. So, katong gagawin natin, no? Ito pa lang natin yan. For example, yung eto, 45,000. Okay. Tapos yung 460,000 natin, i-multiply nyo lang ng 0.3. Ayan na, no? 138. Okay. 138,000. Tapos yung 45,000 kanina, iyan na natin yan. At yung 480,000, i-multiply nyo lang ng 0.6. At ang total, na-add natin, no? Mali, ulitin na lang natin, no? Ganito. Okay. Inot na lang natin dito, 45,000, tapos 460,000. Okay, 460,000 times 0.3. 130,000. Times 0.6, 280,000. Okay, tapos i-total na lang natin yan. So, yan, 288 plus 138 plus 45 equals 471,000. Yan ang magiging total collections natin during January 2015. Okay, 471,000 pesos. At yan ang sagot dito. Ayan, 471. Okay? At tuloy-tuloy na lang yung class, no? Bale, ang magiging collections naman natin ng March 2015, ito. Okay, so sa March naman, ito ang highlight natin dyan. 10% galing sa January, no? Bale, 480,000 times 10%. Okay. Tapos 30% from February, 480,000 times 30%. At sa March naman, merong 500,000, no, times 60%. Ayan. Okay, so pag tinotal natin yan, diba, yung 420, multiply nyo ng 0.3, 126,000 plus yung 48 na galing sa January plus 300 equals 474,000. Ito yun. Okay, 474. So, ayan na class, no? Meron na tayo sa March na 474,000. At yung collections natin for the month of May 2015, ito na yun. From March, 500,000 times 10%. Okay, tapos 550,000 times 30%. Tapos 600,000 times 60%. O yan, na mas madali ito. 50,000 plus 165, yung 30% ng ano. Okay, plus 360 equals 575,000. Okay, so ayan na, no? Nakuha na natin yung sa collections. At actually, dyan pa rin natin, no? Ibabase, no? Dyan sa table na yan, dyan pa rin natin ibabase para ma-compute naman yung
mga receivable balances. Okay, ayan na. 471, 474, and 575,000 yung mga collections. Sa receivable, ang gagawin naman natin, no, ay yun na nga, dyan pa rin tayo bumase. For example, magkano ang magiging receivable balance natin from February 20, at the end of February 2015. Okay? Ang AR natin ng February 28. Ayan, February 28. Ay ganito ang tingnan natin. Bale, syempre, manggagaling lang ang receivable mula sa current month sales hanggang pabalik, di ba? Hindi ka naman kasi pwede magkaroon ng receivable sa mga future sales natin. Hindi pa na-earn yung mga yan, di ba? Kaya tayo, kung magkocompute tayo ng receivable balance at the end of February, titingin lang tayo mula February pabalik. Okay? So, ito yon yung sales natin ng 420. So for example, yung binenta natin noong February na 420,000, 60% pa lang dyan ang nakokolekta. Ayan, no? Diba? So ayan na, ulitin ko lang, nagkaroon tayo ng sales na 420,000 noong February. So wala pa tayong titingnan sa sales ng March to June na kasi February pa lang kinukupit natin, wala pa nangyayaring debit AR dyan, no? Hindi pa tayo nagda-debit ng accounts receivable dyan. Nag-debit tayo ng accounts receivable for 20, dito sa February, pabalik. Pero syempre, iba dyan, fully collected na. Okay? So, tingin lang tayo sa mga may balance pa. Kunwari, ito, yung February na sales, 60% yung nakolekta na. Kaya ibig sabihin, yung 40% receivable pa yun, no? Nagaling sa February. So, ang solution ay 420,000 times 40%. Lagyan na lang siguro natin dito na from February, 420,000 times 40%. Okay? Tapos, syempre, subukan natin kung mayroon pang balance yung from January. Diba? Isa-isang buwan yan pabalik eh. Sa January, mayroon pa ba tayong hindi pa nakokolekta noong end ng February? Ang sabi sa January, yung 480,000 na dinebit mong accounts receivable ng January, 60% ay nakolekta ng January, 30% nakolekta ng February. Ibig sabihin, meron pang balanse. At ang balanse, yung makokolekta natin ng March na 10%. Kasi nakaka 90% ka pa lang as of end of February. Para sa sales noong January. Okay? So ang gagawin, yung 480,000, imumultiply nyo lang yan sa percentage na hindi nyo pa nakokolekta as of end of February. Ano yun? Yung 10%. Kasi sa March pa makukolekta yan. Okay, so kaya ang solution ay 480,000 lang. I-multiply lang natin siya ng 10%. At ayun na nga, no? Meron na tayo dito, 480,000 times 60% equals 168,000. Tapos, 480,000 times 10% equals 48,000 pesos. At ang total ay 216,000. Okay? Ayan. At yan ang sagot natin dyan. 216,000 pesos. At ganun na lang din sa mga susunod na month, no? Pareho lang na magiging solution dyan. Okay? For example, accounts receivable end of April 2015. O accounts receivable April 30. Paano ang magiging competition natin ng ending receivable? E di dalawang buwan lang yan kasi pare-pareho lang naman ang mga pattern. Ang ilalagay lang natin dito ay from April and from March. Okay. Tapos sa June naman, maglalagay tayo dito, accounts receivable, June 30. Siyempre, ito from June, saka from May. Sa April, magkano ba naging sales natin ng April? Tapos imumultiply nyo lang ng 40% yan. Okay, ganun na lang din, no? Kasi same pattern lang din naman ang gagawin natin dyan. Okay, so sa April, 550,000 naging sales. 550,000. Lagay muna natin yung mga sales, ha?
Yung March, ang naging sales natin ay 500,000. Sa June naman, ang naging sales natin ay 700 sa May 600. Pareho na nating ilagay. 700,000 tapos ito 600,000. Simultiply na lang natin yan sa 40% saka 10%. No? Nasim lang din naman nung ginawa natin sa pagkuha ng February 20 balance. Okay? So yan. Ito rin, i-multiply na lang natin yan ng 40% and 10%. 550,000 times 40% equals 220,000. 500,000 times 10% equals 50,000. So, ang total ay 270,000 pesos. So, yan na yung sa April 30. Sa June, ganun din. 700,000 times 40% equals 280,000. 600,000 times 10% equals 60,000 pesos. So magiging total ay 340,000 pesos. Okay. Actually, yung kanina binigay dito na receivable balance noong January 1, 2015, kayo na lang bahala, pero ang paliwanag lang dyan, yung 229,000 yen ay galing sa dito, yung 40%, okay? 40% from December, saka 10% ng November. Okay? Yung 229,000 na yan. Pero subukan nyo na lang yan, pero ganun pa rin yan. No? So, yun na class ha. Ganyan yung magiging style natin na pagdating sa cash receipts, no? Cash receipts budget. Okay? So, yun, no? At alam na rin natin kung bakit natin ginagawa yan. No? Kasi nga si management, magtatanong yan, no? Magkano kayo magiging collections natin ng January, March na kami? Kasi importante rin sa kanila yan. Yung mga magiging inflow ng cash nila. Okay, napaka-importante kasi ng cash budget. Liquidity kasi pinag-uusapan natin dito, lalo pagdating sa mga expenses. Kasi pag kinulang ka, anong gagawin mo, di ba? Ang gagawin natin, malamang, mangutang tayo o kaya magbenta ka ng mga asset, no? Na hindi mo naman normal na ginagawa, kaya dun nagkakaroon ng losses, no? Okay, so, okay na yan. Nagkaroon na tayo ng sample problem for cash budget. Pagdating sa cash receipts, sa collections, alam na natin yan. Okay, so ituloy naman natin dito sa purchases budget. Actually, ito ay example ng merchandising company. Yan, no? Sa merchandising company. Mas madali ito, no? Kasi kanina sa sinold natin sa unang problem, sa production budget, ang dami nun. Diba? Dilatag natin yung buong cost of goods sold statement ng manufacturing companies. Ngayon, ito, merchandising company, mas maikli yan. Okay? Sa merchandising company, di ba, pag nagko-compute ka ng cost of goods sold, magsisimula ka lang sa beginning merchandise inventory, add mo lang yung merchandise purchases, unless yung ending merchandise inventory, mga common ay cost of goods sold. At dyan lang din iikutin yan. At maglalagay lang tayo ng mga percentage na naman, no? Para kahit paano, madagdagan, no? Yung ano ng problem, okay? So, ayan, i-split na lang natin, no? I-solve na lang natin ang problem na yan. Na kung tutusin, may idea na rin naman talaga tayo dyan, no? Doon pa lang, doon sa, actually sa basic accounting, no? Sa merchandising company, meron na kagad tayong knowledge dito, eh. Alam na natin yan. Pero sige, no? I-split na natin, pinasukan natin ng mga projection, ng mga percentage, i-solve na natin yan, no? Yung kay PAX Merchandising. The sales manager of PAX Merchandising has budgeted the following sales for the fourth quarter of 2014. October, 123,500. November, 156,000. December, 208,000. Pero parang sa production budget kanina, ang production budget ay magsisimula sa sales pa rin. Ganon din dito, okay? Wala nga lang production na involved. Pero syempre, nandyan yung pagbilin ng merchandise. Magbabudget ka na sales. Okay? Pag na-budget mo yung sales, alam mo kung magkano yung sales, ay kailangan mo rin malaman, base na rin sa mga projection mo ng mga merchandise inventory at the beginning, saka at the end, kailangan mo rin malaman kung ilan, no, ang bibilin mong merchandise para ma-achieve yung budget mo sa sales. Parang ganun lang din. Okay? So dito,
Siguro maglalagay ilang buwan ba ang involved dito, 'di ba? October hanggang December. Tapos ang tanong ay October, November merchandise purchases. Kaya siguro maglagay na lang tayo ng apat na column dito. Okay? Yung eto ang mga column natin 'yan sa lahat ng months. So from October, ayan, to November, to December. At ang tanong dito ay merchandise purchases. So sige. Di ba? Pag merchandising company, pag nagko-compute ka ng cost of goods sold, di ba, manggagaling ka lang naman dito sa merchandise inventory beginning. Okay, tapos yung merchandise purchases natin. Tapos pag inadmin dalawang 'yan, meron tayong goods available for sale. Pero dahil hindi naman hinahanap sa problem, kahit na laktawan na natin 'yan. Merchandise inventory at the end. And ito na 'yung cost of goods sold natin. Okay? Ngayon, ang tinatanong natin dito ay yung merchandise purchases for the month of October. Ito 'yon, ting una, saka yung November na rin. Ano ba makukuha yan? Ilagay na natin, no, kung ano yung mga given sa problem. Ang mga given dito ay mga sales. So sa sales, dahil para gumalaw to, kailangan natin ng COGS, pilitin muna natin i-convert yung sales, no, to COGS gamit yung markup percentage. Kasi ang given lang natin dito ay sales. Eh, diba? Ang sales natin ng October ay 123,500. Ang sales natin po November, 156,000. Sales, no, for the month of December, 208,000 pesos. Ayan, 123,500, 156, 208,000. Tapos, ang gawin nyo lang ay kunin naman ng COGS base dito sa sinabi na 30% markup, di ba? All merchandise are to sell at invoice cost plus 130% markup. So, ibig sabihin, ang selling price ay 130% of cost. Diba? Kasi nakalagay cost plus 30%. Ang gagawin lang natin dito ay yung sales, i-divide lang natin sila ng 130% para makuha ang cost of goods sold. Okay, so for example, ang 123,500 na sales for October, i-divide nyo lang yan ng 1.395,000. Okay, ayan na, 95,000 ng October. Sa November, 156,000, i-divide lang natin siya ng 1.3, 120,000. December, 208,000 divided by 1.3 equals 160,000. Ayan, nakuha na natin yung mga COGS. Ngayon, ano pa ba ibabigay dyan? Beginning inventories of each month are budgeted of 40% of that particular months projected COGS. Okay, so ibig sabihin, ayan, sa merchandise inventory beginning, ilagay na lang natin dito ay 40% of COGS. Diba? Beginning inventory sa each month are budgeted at 40% of that particular months projected COGS. Kaya kung ano naman na compute natin ng COGS dito, yun na, ilalagay na kagad natin yan sa beginning inventory, i-multiply na lang natin ng 40%. For example, si October in 95,000, i-multiply lang natin yan ng 40%. Equals 38,000. Si November, ganun din, yung 120,000, i-multiply lang natin yan ng 40% equals 48,000 naman yan. Okay? At alam naman natin, class, na kapag kung ano ang beginning inventory natin, ay yun ang ending inventory ng last na period. Okay? So ilalagay natin siya dito, 48,000. Ending inventory ng October. Sa December, kumpletin na rin natin yung 160,000, i-multiply lang natin ng 40% para makuha ang beginning inventory, 64,000. Okay, so yun. Lagay na natin siya dito. 64,000.
At makukuha na natin yung sagot dyan. Okay? So, paano? Umakit lang tayo. No? Pakit lang tayo dyan. At ganoon din dito. Akitin lang natin yan. So, for example, dito, ano ang question mark dyan sa October? Meron ka na 95,000 na COGS. I-add back lang natin yung ending inventory. I-less natin yung beginning inventory na 30,000, makukuha natin yung 105,000 na merchandise purchases. Palitan na natin ito, gawin natin siyang 105,000. Okay, yan ang merchandise purchases natin for October. So November, 120,000 na COGS, i-add back lang natin yung 64,000, i-less 48,000. At yun na nga, no? Meron tayong 136,000 na merchandise purchases for the month of November. 136,000. Okay? So, ayan, no? 136,000 pesos. Yun eh. Yan ang sagot natin, no? So, number 1, 105,000. Number 2, 136,000 pesos. Okay na eh. So, ganyan lang class. Actually, ganun pa rin yan. Nilagyan lang natin ng percentage yung cost of goods sold statement natin, no, for merchandising company. Kaya, alam ko, napamilyar pa rin tayo dyan. Okay? So, sige, no, isolve na natin yung last na problem dito pagdating naman sa budget and cash flow statement at kung meron pang oras, no? Isolve naman natin yung ilang problem, no? Mamili lang tayo doon sa exercises. Okay, so illustrate na natin yung budgeted cash flow statement na actually, yun pa rin yan, di ba? Kung anong ginagawa natin sa intermediate accounting, yan pa rin yan. Ewan ko lang kung meron na kayong naging topic na cash flow statement. Okay, so sana meron na, no? Kahit mapa, kung saan man yan, no? Kung anong naging mga previous na accounting nyo, sana meron na tayong naging discussion ng cash flow statement doon. Pero sakali, bigyan ko lang kayo ng konting review, no? O konting idea about statement of cash flows, no, or cash flow statement. Okay. Ang pinaka-purpose lang naman talaga kasi natin, no, sa cash flow statement class, no, sa financial accounting, eh para malaman kung saan napunta ang pera. Parang ganito. Cash beginning, tapos meron kang cash at the end. Diba? So, ibig sabihin, meron ka ditong net increase or decrease in cash balance. Okay. So, kung ano yung beginning mo, tapos ending, syempre, kung ano hindi pares ng dalawang yan, kung tumas man yan o bumaba, yun ang ipapaliwanag natin sa cash flow statement. Okay? Ayan. Meron ka dapat net increase or decrease dyan. At ang net increase or decrease na yung class, eh dapat ipaliwanag natin yan sa cash flow statement. Okay. Paano yun? May mga tinatawag kasi tayong mga operating activities, no, yung mga activities, operating activities, tapos after na operating activities, meron tayong tinatawag na investing activities. Okay? Operating, investing, and financing, no? Financing activities. Okay. Pag sinabing operating activities, no, kaya tinawag na operating activities dyan, ano yung mga nare-receive natin na mga cash o yung mga binabayaran natin do sa pinaka-operation natin? No, cash flow from operation yan. So, ibig sabihin, yung mga nagiging cash inbound, no, sa mga revenues and expenses natin. Okay? So, yun eh. Basta inbound ang pera. So, ibig sabihin, kung sa revenue ay nandyan yung mga cash sales saka yung mga collections sa accounts receivable. Okay? Sa mga costs and expenses, yung mga payment natin for merchandise purchases or for raw materials purchases, yung mga payment natin na hindi yung pinaka-purchases natin. Okay? At sa mga expenses naman, ano-ano yung mga binabayaran natin para dun sa mga expenses. Yung payment natin for selling expenses and administrative expenses.
yan ang nire-report natin sa operating activities. At may tinatawag tayo dyan na direct and indirect method. Pero kung ano man yun, no, eh bahala ng financial accounting dun, no, yung pag-prepare natin ng cash flow statement. Okay? Topic na siya ng financial accounting, no? Kung sakali, no, kung kailangan nyo ng mga additional illustrative problem mo for cash flow statement, siguro i-email nyo na lang ako, no? Bigyan ko kayo sa financial accounting. Kung wala pa kayo, no? Kasi hindi ko rin kabisado kung ano yung naging topic nyo naman nakaraan. Okay. Diyan sa cash flow statement. So, basta, ayan, ang operating, revenues and expenses yan. Okay. Meron tayong direct saka indirect method, no? Of presenting the cash flow statement na meron lang talaga tayong difference do sa presentation ng operating activities. Pag direct method, revenues and expenses. No? Magkano ang collections natin or cash receipts from sales, magkano yung mga payments natin to supplier, payments for expenses. Yun ang direct. Pag indirect method naman, magsisimula ka sa net income computed, no, under the accrual basis. Accrual basis kasi tayo eh. At i-convert mo lang yan sa cash basis. Pero dito sa budgeting, hindi naman kailangan, no, ng mga ganyan. Actually, normally na puro direct method lang tayo dito. Okay? Basta alam natin kung saan i-report. Investing, pagdating sa investing, ito yung mga cash flows natin from sale, no, from sale or acquisition of PPE. Okay, yung mga fixed assets. Yan ang mga investing. Pag bumili ka ng machinery, bumili ka ng building, bumili ka ng equipment, cash outflow yun. Kung sakaling nagbayad na tayo, eh. Hindi yung bumili ka on account. Ang tanong natin dito, magkano binayaran na natin, no, sa mga pinamili natin on account? Parang mga ganun. Pag nagbenta ka ng mga PPE, magkano ang na-debit sa cash? Parang ganun. Okay? So, yan. Sa financing naman, okay, sa pangalan pa lang, no, financing. Pag sinabi ko si financing, paano mo pinipinance yung mga asset natin? For example, saan ba nanggagaling yan? Diba? Yung mga asset natin, nanggagaling yan from the owners, no, investment of owners, o kaya through financing talaga. Yung financing, yung credit yan, diba? Yung pag-issue ng bonds payable, yung mga note payable, yun mga tinatawag natin na financing activities. Yung mga involved, no, yung pangungutang ng company para magkaroon ng additional asset, yung mga investment ng mga owner, yung mga issuance of share capital, payment of dividends, nandiyan yun sa financing. Okay? So, normally, ito ay involved dito yung mga non-trade, no? Non-trade liabilities, payment, or cash receipts, no? Sa from sabihin natin proceeds from loan kasama yan dyan as cash inflow. Basta mga tungkol sa non-trade liabilities and equity. Okay? And equity. Equity, no? Mga investment, mga dividends, nandiyan yan, mga withdrawal ng owner, pasok dyan sa financing. So, ayan, no? Parang nire-report lang kasi natin sa cash flow statement kung magkano ang napunta sa operating. Okay? Magkano ang nanggaling sa operating? Magkano ang nilabas natin sa investing? Magkano ang pumasok o lumabas sa financing? Parang ganun lang. So ngayon, dito, gamit lang yan. Ano-ano yung mga classification, no, ng mga cash flow na to? Parang ganun lang. Okay? Kasi mga requirement, ito. Magkano daw yung net cash provided by operating activities, net cash used in investing, net cash used in financing, net cash increase or decrease. Number one, customer sales receipts for 870,000. Nandito yan. Okay? So, ito ay operating activities. Pero dahil cash receipts, lagyan natin ng note na addition. Okay? Purchase machinery and equipment for 125,000. Lagyan natin dito ng, ito yan, sa PPE yan. Investing activity. Investing activity. Okay? O siguro, I na lang, no? Investing, tapos ito, operating O. Yan. Investing activity as cash outflow. No, bumili kasi tayo.
settled income taxes, ang income taxes, nandito pa rin naman yan, no? Income tax expense. Kaya ilalagay natin siya sa operating activity as a deduction. Sold investment securities for 500,000. Investment securities ay nasa investing yan, no? Investing activity. Okay? Wala naman siya dito, no? Yan, sa revenues and expenses. Okay. Okay, pasabihin na hindi yan, ano, no? Basta ang assumption natin kasi mga investment and dahil wala naman kanilaman sa operation yan, eh, yun na, no? Pasok yan sa investing pa rin, sa activity. Okay? Hindi lang puro, ano yan, puro machinery, building, equipment, pati mga investment property and other types of investment. Pasok din sa investing. Kaya lalagay natin dito ay investing as an addition. Paid dividends of 600,000. Financing deduction. Okay, in dividends, ha? Nado kasi sa financing, no? Ng trade liability and equity. Receive rentals. Nandito yan, no? Rental income yan. Kaya, operating activities, addition. Issued 500 shares of common stock for 250,000. Nandito yan, no? Kaya lagyan natin siya sa financing as an addition. Paid at sabang 100,000 due to suppliers and payroll to employees. Nandito rin yan, no? Sa revenues and expenses. Kaya operating activity as a deduction. Purchased real estate for 550,000 peso cash that was borrowed from ibang. Dalawang transaction dito. Una, yung pagbili mo ng real estate. Yung pagbili ng real estate ay investing as an outflow. Tapos, yung paghiram mo sa banko, financing yun as an inflow. Okay? Investing, yung 550,000 as an outflow, financing naman yung paghiram mo sa banko, no? As an addition. Na-receive mo yung cash doon. Number 10, paid 450,000 for treasury shares ay financing. Pero, outflow. Okay? So, yan. Ngayon, kumpitin lang natin, no? Net cash provided by operating activities. So, operating activities, ito yon 870,000. Add yan. Number 3, nag-less tayo ng 110. Number 6, nag-add tayo ng 105. Okay? Number 7, nag-less tayo ng 100. Ah, number 8 pala, no? 100. Number 8, wala na, no? 8 yung nag-less ng 100, 9 wala na, saka 10. Kaya ang sagot ay 765,000. Okay? 765,000 dito. Lagyan na lang siguro natin ng, ano, ng plus sign, no? Para makita na natin ang inflow. Investing activities, sa number 2 naman, simulan natin sa ito nga, no, yung number 2 dito, 125,000 pesos. Ayan. 125. Okay? Tapos, mag-add tayo ng sa number 4, 500. Sa number 7, wala. Ayan, number 9 na lang. Nag-less tayo dyan ng 550. So, 175, no? Negative. Outflow. Number 3, net cash used in financing activities. Sa financing activities, 600,000. Okay? So, yan, no? 600,000. Sa number 5, okay, outflow. Number 7, 250, inflow. Number 9, 550, inflow. Number 10, 450, outflow. Kaya ang sagot, 250, net inflow. Okay, so 250,000 pesos net inflow. At yung net cash increase or decrease ay 765
less 175 na ayan outflow, less 250 340,000 net increase. Okay, so ayan no, yan lang ang sa cash flow statement. Sige no. So sana no, okay na tayo dyan. Actually, kung meron tayong idea sa cash flow statement dati pa sa financial accounting, wala na tayong problema pa dyan. Okay? Ano na lang, review na lang.